Alam niyo ba, na ang saya-saya ko kasi maiko-consider ko na ito na maaring kita na rin ng aking store. Kasi yung mga naiipon ko, inihuhulog ko dito. So, yun. Mamaya ko yun i-explain. So, ngayon, isinishare. Ngayon, i-deliver kasi ng aking agent ang e-bike na aking pinangarap ng ilang buwan. And nakamit ko rin, nakuha ko rin siya sa halagang 59,000 pesos. And nakakatuwa kasi installment siya. 0% interest. So, nag-down lang ako ng 30,000 and the rest for 3 months. Payable na sa 3 months na no interest talaga siya. So, every month, pwede na kinukolektahin nila. So, nakapaghulog na rin ako ng 1 month after ko magbigay ng 30,000. So, yung i-deliver nila sa akin ang e-bike. And then, after 1 month, yun, nakapaghulog na ako ng 10,000. Nagbigay ako ng 10,000. So, masasabi ko na napaka useful para sa akin ng e-bike na ito kasi pag pumapasok ako mula sa bahay hanggang dun sa trabaho ko ay sa aking tindahan, so yun, nag-i-e-bike na lang kami, so hindi na ako napapagod. And ito, di ba, pag mag kailangan ko ng delivery, na i-deliver namin yung mga produkto nang hindi kami kumukonsumo ng gasolina. So, walang expenses. So, i-charge mo lang talaga yung e-bike. So, yun. And then, ayun na nga. So, hindi, sa totoo lang, ayan, in-explain sa akin ni madam, ng agent, kung paano ang paggamit ng e-bike. Sa totoo lang, hindi naman talaga ako marunong pang gumamit. Marunong akong mag-bike, pero takot pa rin ako yung pupunta ako sa kalsada kasi takot pa rin ako. So, yan, ngayon, in-explain niya kung paano ang mga gamit nito. So, yun guys, medyo sa ngayon naman nakakapag-practice ako. Ako na yun nagdo-drive mula sa bahay hanggang dun nga sa tindahan. Pero hindi ko pa rin kayang mag-isa. Tsaka natatakot pa rin ako pagka yung may mga kasalubong na ako. Kasi hindi pa ako aware sa mga salamin, sa side mirror. So hindi pa ako aware dyan sa mga kung ano-ano mga gamit ng e-bike. So yun, diba parang na-excite talaga ako, natutuwa ako na kahit ganito lang inaipundar ko na, nag-enjoy naman talaga ako. Sa susunod siguro kaya ko na mag-drive na mag-isa. So yun guys, tingnan nyo ang aking pag-uwi. Yan ang aking pag-drive na pag-uwi sa bahay. So yan, kinukunan ako ng aking pamangkin. Nasa likod ko siya kasi hindi ko pa talaga kayang mag-isa. So yun, ito yung galing ako ng tindahan. So pauwi na kami sa amin. Medyo madilim na. So ganyan. Ako lang ang nagda-drive na mag-isa. Pero nandun sa katlikod ko ang aking pamangkin. So, ito na yung way na papunta na sa amin. So, siyan, dire-diretso lang ako, dire-diretso. Kasi, wala naman akong ibang choice, diba? So, pagdating dyan, kakanan na ako. Kasi, ito na, malapit na yung sa amin. Napakabilis lang naman ding lakarin yung mula sa tindahan na yung sa bahay. Pero, syempre, yung maghapunta ng pagod, diba? Yung, syempre, pag-uwi mo, gusto mo naman na hindi ka na maglalakad. Para naman medyo komportable ka na. So, ayan. Pag may kasalubong ako, syempre, nasa right lang ako. Hindi ako pwedeng bumalandra sa kanya at nakakatakot, diba? So, hindi muna tayo maano sa kalsada. Mabait-bait pa tayo. At syempre, ang hindi ko pa kaya, yung nagkakaroon ng humps na nauuga talaga kung sino ang laman, ang sakay ko. Kasi hindi ko makontrol yung pag-ano ng humps kung paano ang gagawin. So, ayan guys, papasok na rin kami sa gate. And ayan, malapit na kami sa bahay. So, ayan, kanan-kanan, puro kanan-kanan lang. At eto na, malapit na. Ayan, tinama ang humps. So, nakakamalalaglag talaga ang sasakay ko. So, ayan guys, hindi ko pa rin kaya mag-parking. So, pagdating dyan, i-stop ko na lang. Ipipreno ko na siya.
at yung pamangkin ko na ang magpa-park. So, sa umaga, ganun na naman ang routine. Yung kapatid ko naman ang nagdadala at ako ang nagdadrive. So, yun guys. See you next.